habang ngayon ay pandemic, panahon ng pandemic, mas madali siyang pagkakitaan dahil madali rin siyang mabuhay. So hindi kayo mamroblema, nabulol. Hindi kayo hindi kayo mamroblema dahil isang linggo lang mabubuhay na yung mga mayana. Hello mga bay! Isang napagagandang araw na naman po sa ating lahat. This is Bay J and welcome back to my channel. Ngayong araw po ay magpo-propagate ako ng mga mayana na mga bagong varieties na nabili namin dito doon sa bukid. At yung iba rin ay binigay lang po. Pero bago yan, mga kaplantito at plantita, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. Bago po ako magpo-propagate, i-update ko muna kayo sa aking mayana na na-transplant ko sa malaking paso. Okay? Ito na po siya ngayon. Mayabong at matataas na sila. Tatlong varieties po sila sa isang malaking paso. Ang purpose po nito, para po ito sa may limited garden space, lalo na yung mga nakatira sa lungsod o syudad, na gustong magkaroon ng matataas at mayayabong na mayana. At saka, epektibo rin po yung hugas bigas bilang pest control. Wala na po kaming nakikitang uod sa aming mga mayana. Shoutout nga pala kay Bobby Hang TV. Bobby Hang TV, perfect po ito sa inyong space ang ganitong paraan. Sana suportahan nyo rin po ang channel ni Bobby Hang TV. So yun, magsimula na tayo. Dito tayo sa aking mga ipopropagate na mga mayana. So ito po sila. Yan po. Yan yung mga bagong varieties ng mga mayana na nakolekta namin. So nakat na po sila at nakababad na po sila sa tubig overnight. So ready ready na po sila ipropagate. So ngayon mga bay, ang gagamitin ko na pagtataniman ay soft pot. Mas madali kasi siyang mabunot kapag itatransplant natin. At yung soil ko na gagamitin ay ready mix na, yung konting-konting abono lang po at loam soil at may konting buhangin at may konting rice hull para po mas mabuhaghag talaga yung lupa at well drained siya. Yan po. So ngayon, uunahin ko ito sa pagtanim. Ito po. Yan. So tingnan niyo mga bay. Napakaganda. Yan po. Tingnan niyo yung mga dahon para siyang queen of lace. Pero may green siya. Yan. Okay, so ilagay ko na yung soil para matanim na natin. Sa tuwing makakita ako ng mayana mga bay, naalala ko po si Melody's Mini Garden. Marami din po siyang mga variety ng mga mayana. So suportahan niyo po siya. Marami kayong makikitang magagandang mayana, yung mga rare na mga yana yung nasa kanya. At si Simpleng Garden din po, ang daming mga mayana, napakarami, mga almost 90 varieties na siguro yung sa kanya or mahigit pa. Napakadami na ang colorful ng garden nila. Itong mayana po kasi madali lang po itong mabuhay. Kung kayo po ay nagpaplanong magbenta nito para pagkakitaan, madali lang po itong mabuhay. Ito rin po, oh, napakaganda. Ang bagong variety. Yan. Oh, napakaganda ng kulay. Yan po. So, pwede. Pwede natin ganyan lang po.
Yan. At si My Dream Life. Marami na rin po siyang mayana sa kanyang garden. Napaka-colorful ng kanyang garden, mga bay. At napaka-peaceful ang nakaka-relax yung lugar niya. And, naririnig ko kaagad yung agos ng tubig sa kanilang sapa at saka yung mga huni ng ibon. Napakaganda sa tingnan, maganda pakinggan. At si Cherish Daily Life na nagsimula na rin siyang nangulikta ng mga mayana. Dati raw marami daw siyang mga mayana. Ngayon na nagsisimula naman siya ulit mangulikta ng mayana. So suportahan niyo rin po si Cherish Daily Life dahil maganda rin yung kanyang mga video. Marami din kayong matutunan galing sa kanya. Ayan. So ganyan lang po, hindi lang natin gaanong punuin yung soil niya. Ayan. So lagyan na naman natin ang soil. Pwede. Ayan. Itusok natin. Pwede tusok diretso. At si Madiskarteng Ilongga, meron din po siyang maraming koleksyon ng mga mayana. Napakaganda ng kanilang mga mayana. Ako, medyo maliit pa yung variety, pero hindi ako titigil sa pangungulekta para dadami rin yung mga collection ko. Kasi maganda talaga yung mayana sa garden na napaka-colorful. At madali lang po silang alagaan. Yan. Okay. So dito mga bay, marami ring mga mayana rito sa dito sa aming lugar. Karamihan na nagtatanim ng mga mayana doon sa bukid. Marami akong nakikitang mga mayana pero hindi pa ako nakapag balang araw makapunta ako doon. Meron akong nakikitang magagandang mga mayana. Yung mga rare na mayana, baka makakita tayo dito. So itong sa amin, iwan ko lang kung rare ba ito. Hindi ko alam kung rare. Basta ako, kolekta lang ng mga mayana. Yan. So napakadami ng variety ng mayana. Ako mga ano pa to, mahigit 40 pa tong aking variety na nakolekta. Or 50, nasa ganong variety yung aking mga mayana. Yung kang certified from the yung mayana niya na pula mga bay. So gustong gusto ko yun. Grabe ang tingkad ng kulay kapag nakikita sa video. Tsaka yung kulay blue na mayana. Meron akong narinig na meron daw ditong ganong kulay. Malapit doon sa sementeryo. Doon daw pero hindi pa kami nakapunta doon dahil busy. Busy. Baka sa kung may may time makapunta kami doon. Um,
payo ko sa inyo mga bay, yung mga mama mahihilig sa mayana, pwede nyo itong pagkakitaan habang ngayon ay pandemic, panahon ng pandemic. Mas madali siyang pagkakitaan dahil madali rin siyang mabuhay. So hindi kayo mamroblema, nabulol. Hindi kayo hindi kayo mamroblema dahil isang linggo lang mabubuhay na yung mga mayana. Basta ano, alagaan lang din ng mabuti, mabubuhay talaga siya. Yung nagbigay sa amin ng mayana doon sa bukid, yung pangalan niya ay si Bibi. Yung mayana niya ay mataas na. 4 feet na yung haba niya, taga dito sa akin, ganyan. Pero ang ganda mga bay, malaki na yung kanyang puno, pero ang ganda tingnan. So yung mayana talaga kapag alagaan mo, lalaki siya, lalaki. So gagayahin ko yon, palakihin ko rin yung iba kong mayana rito. Sa mga bago pong nangungulikta ng mga mayana, kapag kayo po ay magpo-propagate, pagkatapos ilagay nyo po sa malilim na lugar kasi po ma-dehydrate sila. Tsaka po yung water requirement nila, huwag nyo pong i-overwater kasi malalata yung kaniyang stem. Dapat po tansyahin nyo po yung inyong mga mayana kung pwede na ba siyang diligan. Tingnan nyo po kung medyo ano na, hindi na gaanong mabasa yung lupa, doon na kayo magdidilig para sigurado talaga na hindi malata yung kaniyang stem. Kami po, nung before pandemic, meron na po kaming mga mayana na tatlo lang po yung variety namin. Kaya meron na kaming ideya kung paano ito alagaan. At nagkakaroon na rin kami ng mga ideya sa bawal at pwede sa pag-aalaga ng mga mayana. So napakadali lang talaga alagaan yung mga mayana. So yun pong nagtatanong, kung malapit lang kayo dito sa amin, pwede po kayong pumunta sa amin or ano, magbenta o mabibili kayo ng mga cuttings dito sa amin. Pero sa malayo, hindi po talaga pwede. Yan. Yan po. Okay. So meron na rin akong yung nauna dito na napropagate ko, buhay na po sila. At malulusog na po. At saka yung ano, hugas bigas, epektibong epektibo po siya sa mga uod. Hindi po nakakalapit yung mga uod kapag nasprehan ng hugas bigas. Yung ginagawa namin dito, kapag kami nag-spray ng hugas bigas sa mga mayana, once a week lang. Kasi yung mga dahon, kapag araw-araw mo i-sprayhan, mapuputi yung mga dahon. So hindi maganda tingnan. So kapag kayo rin ay mag-spray, hindi gaano maano yung maputi. Yung ano lang, medyo malabnaw yung hugas bigas. Yan, so si Sir Nino Laureles yung nagbigay ng ideya tungkol doon. So napaka-epektibo talaga para sa mga uod. So
So maraming salamat Sir Nino Laureles. Shout out po sa inyo. Sana po ay panoorin niyo ang video na ito. Si Griselyn po, marami din po siyang mga mayana. At sana po ay suportahan din po ninyo yung kanyang channel. Makakita kayo doon ng mga maraming varieties ng mayana. So ngayon po, ito yung itatanim ko. Kapag parehas po yung variety, kahit basta hindi po gaanong mayabong, pwede niyo po siyang pagsamahin itong dalawa na itanim dito po, para hindi gaanong magasto sa paso. Yan, dahil mas madali naman silang mabubuhay kahit nakaganito, nakadalawa pinagsama. Tsaka si Aling Shalini, mga bay, suportahan nyo rin po yung kanyang channel dahil makakita rin kayo ng mga maraming mayana. Meron din siyang mga technique tungkol sa pagpropagate ng mayana. And, so malapit na tayong matapos, mga bay. Ganito, meron ding ibang technique. Pwede nyo po lagyan muna ng potting soil dito sa paso. Ayan. Pwede nyo ganyan, ganyan karami. At pwede nyo itusok para mas mabilis matapos. Ayan. Isama ko itong dalawa dahil pareha sila ng variety at medyo hindi mayabong. So itusok lang natin. Ayan. Napakadali lang po para mas mabilisan. Tusok. Ayan. Okay, tapos na. Yan. Kapag napapansin nyo po na medyo matanda na yung inyong mga mayana, medyo legi na, pwede po kayong kukuha ng lupa na may, at haluan nyo ng abono para babalik ulit yung kanyang dating alindog. Yan po yung ginagawa namin rito. So, kasi yung mga mayana, gustong-gusto talaga nila ng abono tsaka lupa. Dapat hindi nakalitaw yung kanilang mga ugat. Yan po, babalik talaga yung kanilang ganda. At pwede nyo rin po silang i-pruning kung gusto nyo. So mga bay, yan po sila lahat. Medyo marami-rami na po yung variety na nabili namin at na binigay. So ang gaganda po ng mga kulay, lalo na po kapag mag-stable na sila, gaganda rin po sila. Ang napakaganda ng kulay ng mga mayana. Yan, sana po ay meron kayong natutunan sa araw na to. At alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po, ito si Bye J. Bye-bye! Maraming salamat po!